Hello, good morning, good afternoon, good evening everyone. This is Aspiring Ma'am. Welcome back to my channel. Today's vlog guys ay pag-uusapan natin ang tungkol sa kung paano nga ba ang small YouTuber. Kung ano ang nararamdaman nila, kung ano ang nararanasan nila bilang small YouTubers. So dito natin pag-uusapan kung ano nga ba talaga ang tunay na nararamdaman ng mga small YouTubers. Bago naman tayo mag-umpisa lahat niyan guys, yung mga hinanakit natin o yung mga emote-emote ng mga small YouTubers, ay mag-intro muna tayo. Kung bago naman kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo kung mayroon akong walang kwentang video. So ngayon guys, pag-usapan natin kung ano ba talaga, kung paano ba maging small YouTuber based in my experience. Last year, sa kapapanood ko ng YouTube, sabi ko, why na, ba-vlog ako. So, I try. Nanguha ako ng mga ideas sa YouTube. Nanonood ako ng mga sikat na vlogger. So, I started my vlog. Hindi pala madali guys, lalo pag may trabaho ka, ay talagang mahirap. Hindi naman ako nangarap na magiging sikat na YouTuber na katulad nila. Pero ang hirap pala bunuin guys, lalo na yung sinasabi nilang 4,000 watch hours at saka 1,000 subscribers. Kailangan na visit ka ng visit sa mga channel, sa mga nagba-vlog para makita nila yung channel mo. Surprise! Sa subscribers pa lang guys, manghihina na ang loob mo kasi mag-subscribe sila sa'yo, minuto lang nawala na sila. Or baka hindi nila pinanood yung video mo. Kasi guys, may mga iba dyan. Ay, hindi naman lahat guys. Kung nga, based in my experience, sasabihin nila, oh idol, full pack na yan, idol. Nabisita ko na yung bahay mo, natapik na kita, napuntahan na kita. Puro isang minuto lang siguro, dalawang minuto na nawala na yung subscribe nila. So, dyan pa lang guys ay manghihina na ang loob mo. Pero tuloy pa rin ako, kuha ng mga ideas kung ano mga dapat gawin. Panaisip kung ano ang mga contents. Sa madaling salita guys, before 1 year, na-achieve ko na 4,000 watch hours at saka 1,000 subscribers. Sa totoo lang, nangingisda ako dyan. Punta na sa ibang channel para mangisda. Sabi niyo sa akin ang totoo kung niyo ginawa yan. Siguro bukod na lang kung sikat talaga kayo, nag-umpisa kayo sa kasikatan or may kaibigan kang sikat o may kamag-anak kang sikat na nana-vlogger na ipopromote yung channel nyo. Pero katulad ko, small YouTuber na nag-uumpisa talaga sa wala, talagang pinaghirapan kung ano ang ma-achieve. Akala ko ay ayos na yun guys. Parang, natapos ko na ang 4,000 hours ko at saka 1,000 subscribers. Vlogger na talaga ako. Hindi pala ganun guys. Na-monetize ako January 25, 2021. Ang saya ko. Yuhu, vlogger na talaga ako. Pero hindi pala yun guys. Mag-start ka na naman sa uno. Kasi kung hindi ka makagain ng views, kung walang manunood sa'yo, may manood man pero hini-skip ads nila, wala kang makuhang pera guys. At hindi ka papansinin ni Whitey. Naka-gain ka na sana ng sense guys, sentabo lang han, liaris kinukuha pa. What? Biro mo meron akong 85 cents na, nagulat ako naging 11 cents na lang. Tapos ang pinagtaka ko, bigla na lang nag-stop ang revenue ko. Hindi ko alam kung paano. Pinaghirapan mo ang vlog mo, halos hindi ka matulog kasi mag-i-edit. Kahit paano hindi ka ma-monetize, ganun ang ginagawa mo. Isang video na yan, pinaghirapan mo. Hindi ka natutulog para mag-edit, para mag-upload, lahat-lahat, mag-isip ng contents, at para maghanap ng description kung anong ilalagay mo. Grabe ang hirap guys, pinaghirapan mo talaga yun. Pero, yung iba dyan, hindi sila honest, hindi sila legit. Papasok sa channel mo, ko lang, nire-relate ko lang yung mga experience ko. Daming subscribe na ako sa channel mo, idol. Stay connected. Pero, maya-maya,
babawiin nila yung subscribe nila. 'Di ba ang no ang saklap? Kasi ako, based in my experience, ako kasi pag pupunta ako ng ibang channel, pinapanood ko talaga yung buong video na yan bago ako pipindot ng subscribe. Hindi ko binabawi yan kahit na hindi siya legit sa akin. Gumagawa ako ng patas. Sana yan ang ini-expect ko rin sa iba, pero talagang si mga taong hindi talaga honest sa kapwa nila. So hayaan na lang natin sila sa ganyan. Bahala na sila basta ikaw gumagawa ka ng patas or tama. So, galing sa 85 cents guy, naging 11 cents na lang ang revenue ko. Nagtataka lang ako, bakit mga small YouTubers na katulad ko na nag-uumpisa pa lang, bakit yun pa ang binabawasan? Mayroon namang mga sikat na vloggers na pwede nilang kuhaan doon. Aywan ko kung sinong magbabawas ng ganun. Basta to dapat doon sa mga sikat na vloggers na. Pero katulad namin, katulad ko na kauumpisa pa lang, mag-iipon pa lang. Ang hirap mag-ipon lalo pag hindi ka sikat. Kasi walang manunood sa'yo. Nakaka-discourage nga. Gusto mo na tigilan pa-vlog. Pero yung nagiging passion mo na, bahala na. Ang gawin mo, vlog ka na lang ng vlog. Post ka na lang ng post. Bahala sila kung legit sila o bahala sila kung hindi sila gumagawa ng patas. Basta yung gagawin mo ay para or parang ginagawa mo na lang libangan sa sarili mo. Nadi-discourage ako. Lalo nang na-stop ang revenue ko. Hindi ko alam kung bakit na-stop. Message ako ng message sa help center ng YouTube. Hindi naman sila sumasagot sa Gmail ko. Inaantay ko lang kasi baka nga babalik. Vlog pa rin ako ng vlog, post pa rin ako ng post. Para na nga akong sira ulo eh. Bigay ka ng bigay pero wala kang nagigain. Pwede ka namang tumigil. Wala namang nag-utos sa'yo na mag-vlog ka. Sa isip ko, hindi ko titigilan hanggat may lakas ako na magbablog, hanggat may isip ako na magagawa ng contents, itutuloy ko ito. So, bahala na kayo, bahala na ang nagbabawas sa mga revenue ko, basta ako, ituloy ko yung adhikain ko. Gagawa at gagawa ako ng vlog. Hindi naman ako nangangarap na maging sikat na lang. Malay mo, dadami na ang subscriber ko. Pupunta na sila sa channel ko, manonood na sila sa, at mag-subscribe sa akin. Kasi nga, hindi naman ako marunong magpatawa kasi paano ba, mag-sirko-sirko na ba ako dyan? Mag-tumbling-tumbling na ba ako para panoorin ako ng mga tao? Kakain na ba ako ng pako katulad ni Boy Tapang? Paano ka nga ba magiging sikat? Para ka lang makilala, para magiging sikat ang channel mo. Hindi ba niya titingnan yung mga contents mo kung paano naghirap ang mga YouTubers dyan, mga creators dyan? Hindi naman tayo sikat eh. Wala naman tayong kamag-anak na naging vloggers na nasikat eh. Yung talagang nagpursige, yung talagang pinaghirapan niya, hindi yung titingnan nila eh, yung sikat na. Hanggang may hininga ako, hanggang may isip ako na magumawa ng contents, hanggang may lakas ako magpuyat para mag-edit, gagawa at gagawa ako ng iba vlog ko. Sabi nga ng isa kong subscribers, kahit pa unti-unti, nakakagain ka rin ng sintabo. Doon na lang ako mag-uumpisa. Yun na lang ang iisipin natin na kahit small YouTubers ka, kagu pa rin tayo, mag-aim tayo na magkakaroon tayo someday ng maraming subscribers at viewers. Kahit pa unti-unti na sintabo ang magigain mo, laban lang tayo. So guys, sana kayo din magkakaroon kayo ng inspiration. Doon ako kukuha ng inspiration sa isang subscribers ko na yon. So shout out din pala kay Juna Evangelista. Siya lang talaga yung vlogger na pinupuntahan ko sa LS na tumatawag sa akin. Pumupunta din ako sa mga ibang pag mag-live stream sila. Pero siya lang talaga yung tumawag sa akin para tanungin ako kung ano ang problema ko sa channel. Salamat po sa iyo, Sisi. You're very, very kind. So, sana wish ko sa iyo at sa lalago pa yung channel mo. At sana hindi ka magbabago. So, shout out po sa mga iba kong subscribers. Kay Tina Vlogs, kay Jean Wancho, kay Lucy Ranit, at saka kay Malusa 77. Salamat po sa pagsuporta nyo sa channel ko. So next time na naman guys, at sana huwag kayong mawala sa
channel ko, lalo pag mag-live stream ako. Ang ibibigay ko sa inyong kapalit, guys, ay watch hours kung manood kayo sa live stream ko. Walang nanonood sa live streams ko eh. Hindi pa kasi ako sikat. Hindi kasi ako marunong magpatawa. Yung parang nagpatawa ka, pero para pa rin galit. Hanggang dito na lang ako. Nagpapalabas lang ako ng sama ng loob ko. At saka sana huwag kayong mawala sa channel ko. At kung bago naman kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated naman kayo kung mayroon akong mga walang kwentang video. Salamat guys, and God bless po sa ating lahat.